Oh, good morning. Ayan si Sir. May ari ng sasakyan tsaka yung kanyang misis. Dito sila sa lugar natin. Ayan. Paggawa natin mga kadyak ito. So nagpalit tayo ng gasket, valve cover gasket, kasi nga may kaunting leak kasi nung pagkabalik, pilipit yung pagkakabalik nung kanyang gasket. So ay ulitin natin, pero bumili na tayo ng bago para sigurado. Ito mga kadyak. Make sure na pagka, no, especially dito sa mga Ford EcoSport na ito, budgetan na lang natin mga kadyak, no, wag natin tipirin yung sasakyan natin. Ito original lang ano, parts na ito, 1,800 valve cover gasket. So meron namang replacement, pero mas mabuti kung ano, original na ilagay natin para tumagal uli. No, ganun lang naman eh. So, yan yung dati, nilagyan kasi nila ng ano ng gasket, marami yung ano, beta gray. Kaya medyo mahirap iangat. Pero anyway, tanggalin natin yung luma para mailapat natin na maayos yung gasket na nabili natin. So, kung maglalagay tayo ng ganito mga kadyak na beta gray, kaunting-kaunti lang, siguro dun sa mga gilid-gilid, pero wag natin kakapalan. Dahil kahit hindi mo naman lagyan to ng beta gray, eh, lapat talaga to, basta tama ang higpit mo. Pagka binaklas mo naman yung valve cover gasket, wala naman yung beta gray, no? Ang nakalagay lang ito. Basta't original yung parts. So anyway, nagsisigurado rin siyempre yung mga mekaniko para hindi tatagas. Kaso lang, medyo pilipit yung balik kaya tumagas ng konti. Yan, tinatanggal natin yung luma na nakalagay dyan. Tapos, sininsul na rin natin, nilinis na rin natin yung throttle. Gamit lang tayo ng carb cleaner. So, sa pagbabaklas ng valve cover mga kadyak, ito, tatandaan nyo ito. Yan, tinatanggal natin kasi sa ilalim niya may tornilyo dyan. Yan. So, nilinis na natin yung luma. Ito na. Tinanggal na natin yung lumang nakalagay ng mga beta gray. So, lagyan natin ng panibagong gasket. So, mga kadyak, ito ang tandaan natin, no. Itong ano, may marking makikita nyo. So, ito sa ibabaw to dapat, yung marking na yan. Valve cover gasket yan, pero may marking dahil alam nyo naman, ang mga Ford masiselan, kaya may marking yan. Tapos doon natin ilalapat sa may groove niyan. Kaya nga may groove yan mga kadyak ko. Magkabilang groove yan. Ilalapat natin dyan. And then, ilalagay natin na maayos. Minsan, nung ginagawa ko para hindi talaga kakalas, naglalagay ako ng papatak-patak lang na itong tinatawag na mighty band, no? Papatakan ko sa bandang ano, ilang piraso lang para lang hindi malaglag pagka ikinabit na natin o para hindi kumalas, no? Pero anyway, ito lapat na lapat naman to mga kadyak, hindi basta kakalas kasi original to nilagay natin na valve cover gasket. Ayan, mapasin nyo mga kadyak, meron din yan sa may tinatawag na kasama na yan sa may gasket niya, sa may tinatawag na spark plug. Ayan, naisalpak na natin mga kadyak. Ito na yung ating tinatawag na gasket. Ayan, maganda yung pagkakalapat niya at hindi siya basta bumubuka. Pero i-check nyo maigi mga kadyak kasi bago nyo isalpak, make sure na hindi talaga siya lalaylay, ububuka. Para sa ganun, hindi siya mapilipit pagka tinornilyo natin. Katulad nito, ayan, medyo umangat siya ng konti. No? Ito, umangat siya ng konti. Ayan, no? Tignan nyo mga kadyak. Oh. Ayan, baka mapilipit yan. So, ilagay nyo ng tama. Ayan. Kaya lubog nyo lang na maayos at okay na yan. Ibabalik na natin. So lalagyan ko na rin ng beta gray ng kaunti sa mga gilid-gilid niya para sa ganun ay sureball din tayo na walang tatagas. Pero wag naman natin sobrang dami ha mga kadyak para hindi naman nagkakalat. So unti lang para lang tayo ay makasigurado at hindi na tayo paulit-ulit din. So ito mga kadyak, ayan, lagyan natin yan sa mga gilid niya. Ipapakita ko mamaya kung paano natin lalagyan ng beta gray. Pati dito sa tinatawag na lagay ng spark plug. Okay? Ito mga kadyak. So nilagyan ko na ng konting beta gray yan. At ibabalik na natin. Tinakpan ko lang ng plastic kasi baka malaglagan ng mga dumi. Ito. Mapapansin nyo. So make sure na yung paglalagay natin. Ayan, mapapansin nyo may beta gray yan ng konti. Ayan. Sa mga gilid nyan. Ayan.
So, make sure na pagkalapat nyo ng tinatawag na bulb cover niyan ay eksaktuhan agad sa butas para hindi kayo yung nagtutulak-tulak pa o nag-adjust-adjust pa. So, dapat eksakto-eksakto para paglubog nyo, ayan, lapat na agad. So, ihigpitan nyo muna yung mga ilang pirasong tornilyo. Huwag kayong maghihigpit ng isang piraso lang muna. Higpitan nyo muna lahat para lumapat lahat muna yung goma, mga kajak, no? Kasi pagka higpitan natin yung left side lang, nako, aangat yan. Ba, mamaya, pumilipit yung bulb cover gasket niyan at umangat siya. So, higpitan muna natin lahat, mga kajak. Ayan. Kung napapansin nyo, ginagawa ko, hinihigpitan ko muna lahat yan. Tapos, ang higpit din natin, no, halos sabay-sabayin natin. Huwag tayong higpit ng higpit sa isang banda lang, sa kaliwang banda lang. So, higpitan muna natin lahat, mga kajak. Asya nga pala, mga kajak, kung mapansin nyo, higpit kamay lang ang gamit ko dyan. Hindi na ako gagamit ng tinatawag na wrench. Hindi na ako gagamit ng kung impact wrench o anumang ano. Higpit kamay lang, mga kajak, kasi maalalayan lang natin to. Kasi plastic yung ating valve cover na yan. So baka mag-crack yan pag sobrang higpit naman natin. Kasi meron namang gasket yan yung goma. So tamang higpit lang, mga kajak. So mapansin nyo, higpit kamay lang at alalay na alalay ako sa paghihigpit. Yung tipong hindi ko na talaga siya mapihit, mga kajak, no? Ginagamit ko lang yung aking thumb. Yung pinaka-thumb ko na tinutulak ko yan. Pagka hindi ko na kaya itulak, okay na para sa akin yun. So nasa tansya ko yan, ayan. Napapansin nyo aking tama, kadya ko. Pag hindi na kaya napihitin, okay na sa akin yan. So, ganun lang ginagawa ko, mga kadya. Kasi mahirap pag gumamit tayo ng wrench o ano man na medyo mabigat. Kung hindi nyo matansya, baka mabasag yan tinatawag na bulb cover na yan. So, yun lang, mga kadya, ka sa paghigpit. Tamang higpit lang at lalapat din naman yan. So, ganun lang. So, okay na, mga kajak, balik na natin ang maayos lahat. So, good na lahat para ma-road test natin mamaya. Diretso lang tayo dyan. Mayroon dyan kasi mahabang walang humps. Para mapatakbo natin ng mas mabilis-bilis. Ito na yun, sir? Diretso ka dyan, ha? Pero aralay mo siyempre dahil may mga kanto yan. Siguro dito ka lang, pwede ka ng bandang kaliwa. Kasi may kanto dyan eh. Wala namang ano dyan. Sige lang. Yun. Tanda. Sige ba? Oops. Balikan natin mamaya na isa pa doon. Pagano nice tayo. Ganda na? Ganda na ata. Ganda na ata. Wala nang ano? Vibration. Dyan vibration. Umagal si kuya. Babalik tayo dyan, sir. Balik tayo sa pa. Pero pag uwi mo, marurotes mo. Sigurado naman yan. Si sir po, okay na, isasakyan niya. Thank you po, sir. Okay, salamat.